lang siyang pinakamalapit at kapitbahay ng Earth sa kalawakan. Ito rin ang kaisa-isang natural satellite ng Earth. Ayon sa scientific theory, nabuo ang moon na magkabanggaan ng Earth at ang bagay na kasinlaki ng planetang Mars noong billion years na ang nakalipas. Dahil sa impact ng banggaan, ang mga nasirang particles ng Earth ay nagsama-sama dahil sa tulong ng gravity at naging moon ito. Ngayon, ang moon ay gumagalaw na ng paikot sa ating planeta at ito din ang dahilan ng mga high tide at low tide sa iba't ibang parte ng mundo. Di hamak na mas malaki ng 4 beses ang Earth sa Moon. Ang Moon din ang 5 sa pinakamalaking natural satellite sa solar system. May iba't ibang phases ito gaya ng New Moon, Full Moon, Crescent Moon, First Moon, Last Quarter at iba pa. Ang lahat ng ito ay maaaring makita sa kalangitan tuwing gabi at minsan sa umaga. Paano kung isang gabi nakita mo ang moon na kakaiba? Paano kung ang mga planets ang ating naging moon? Pero mga kachika, bago tayo magsimula ay mag-subscribe na kayo sa aming channel at i-click ang notification bell para maging updated kayo sa aming mga video. Number 1, Mercury. Ang planetang Mercury ang siyang pinakamalapit sa Sun. Pareho ito ng moon na may mga craters na sanhi ng mga space rocks na tumama dito. Ang sukat ito ay 2/5 ng ating mundo, ngunit di hamak na mas malaki ito sa moon. Kaya naman may epekto ito sa Earth kung ito ang magiging moon natin. Dahil mas magiging maliwanag ito at mas mataas ang mga high tide at mas mababa naman ang magiging low tide sa ating mundo. Ang magiging proseso naman ng lunar phases ng Mercury ay mas magiging maikli ito ng 14 hours. Sa kabuuan, wala naman ito magiging malaking pagbabago sa mundo natin. Number 2, Venus. Ang planetang Venus ay madalas na tawaging sister planet ng Earth. Dahil ang mass at ang laki nito ay halos magkapareho. Kung ito ang magiging moon natin, mas magiging maliwanag ito kumpara sa liwanag ng moon. Sa katunayan, ang Venus ay magiging 6 times na mas maliwanag sa araw at ang laki nito sa kalangitan ay 16 times sa laki ng araw. Kaya naman, mas magiging maliwanag ang gabi kesa sa umaga. At kung tititigan mo ang Venus ng maigi, may makikita kang nakakahilong pattern na yellowish white cloud dito. Kung ang Venus ay hindi natin natural satellite, marahil ang Earth at ang Venus ay parehong umikot sa kanilang center of mass. Ang orbit na ito ay magiging kakaiba. Ngunit kung ang Venus ay may pareho ng bilis katulad ng Moon, marahil ang Venus at ang Earth ay magkabanggaan. Number 3, Mars. Kung ang planetang Mars ang ipapalit bilang moon natin, mapapansin agad ang pulang kulay nito sa kalangitan. Ito ay magiging mas malaki ng di hamak ng 2 beses sa moon. Kahit hindi gamitan ng telescope, ay makikita ang kakaibang kulay nito at mga dark spots sa paligid nito. Kahit paman hindi ka pa nakakarating sa Mars, may mga kakaiba kang mararamdaman dahil dito. Ang Mars ay kalahati ng laki ng Earth, ngunit mas malaki sa Moon. Kung ipapalit ito sa Moon, may malaking pagbabago ito sa ating mundo. Kung ikaw ay nasa dalampasigan, ay kailangan mo nang lumayo, dahil maaaring magkaroon ng mas malalaking alon at tumaas ang dagat sa anumang oras gaya ng malalaking tsunami. Mas magiging maliwanag ang gabi kesa sa umaga. Gamit naman ang telescope ay makikita mo ang pinakamataas na bulkan sa solar system. Ito ang Olympus Mons. Ang Mars ay hindi naman ganun kalaki para baguhin ang orbit ng Earth. Ngunit maaari itong umikot sa isa't isa at kumawa ng binary planet system kinalaunan. At kung ito ay magiging moon natin, ay mas mapapadali ang paglipat ng mga tao dito. Number 4, Jupiter. Ang Jupiter ang pinakamalaking planeta sa solar system.
Kung ito ay ipapalit sa Moon, maaaring ang Earth ay hindi na ituturing na planeta. Ang Earth ay marahil ang magiging Moon ng pinakamalaking planeta sa solar system. Kung sakali mangyari ito, marahil ay mabibighani ka sa ganda ng view ng Jupiter sa kalangitan. Di hamak na mas malaki ito ng ilang beses sa Moon. Kapag tinitigan mong maigi ang Jupiter, ang stripes nito ay color yellow, brown, red, at white na malaulap na nakalutang sa atmosphere nito. Ngunit ang gas na humihila na nanggagaling dito ay makakaapekto sa ating mundo. Magkakaroon ng malalakas na earthquakes, volcanic eruptions, at tsunami. Ang Earth naman ay unting-unting hihilain ng Jupiter papalapit sa kanya. Baka wala pang isang araw ay bumangga na ang Earth sa Jupiter at maglaho na ng tuluyan ang ating mundo. Number 5, Saturn. Kung ang planetang Saturn naman ang ipapalit sa ating Moon, isang magandang view na naman ang ating masisilayan sa kalangitan. Ang Saturn ay di hamak na mas malaki ng 35 times sa Moon. Ibig sabihin, ang giant golden globe na ito ay masasakop ang 18 degrees ng kalangitan natin. Kitang-kita rin ang mga rings nito. Mas malayo naman ng kaunti ang Earth sa mismong Moon ng Saturn na ang tawag ay Dione. At dahil mas malaki ang Saturn kesa sa Earth, marahil ang Earth pa ang magiging Moon nito. Bagamat ang rotation speed ng Earth ay hindi sasapat, maaaring bumangga din ito sa Saturn sa loob ng isa o dalawang araw lamang. Pero bago pa man sumabog ang Earth, dadaan muna ito sa mga rings ng Saturn. Ang rings ng Saturn ay binubuo ng maraming comets, asteroids at mga tipak ng ibang Moon. Hindi magiging madali ito dahil kailangan din iwasan ng Earth ang 53 moons ng Saturn. At unti-unti itong hihilain ng Saturn hanggang ito'y mawala ng tuluyan. Number 6, Uranus at Neptune. Ang mga planetang Uranus at Neptune ay parehong ice giants. Halos pareho din ang kanilang size. Mas malaki ito sa Earth at mas maliit naman kaysa sa Saturn at Jupiter. Puro yelo ang bumabalot sa mga planetang ito. At may parehong bluish-green ang kulay ng atmosphere. Kung ang Uranus at Neptune ang magiging moon ng Earth, marahil parehas lamang ang kanilang magiging epekto nito sa Earth. Ihalimbawa natin ang planetang Neptune. Ang Neptune ay di hamak na mas malaki ng 14 times sa Moon. Makikita sa kalangitan ang malaking bilog na bright blue. Hindi lang sa gabi, kundi pati na din sa umaga. Mas malaki ang Neptune ng 15 times sa Sun. Kaya maaari magkaroon ng solar eclipse dahil matatakpan nito ang araw sa loob ng 1 hour and 30 minutes. Ang Neptune ay di hamak naman na mas malaki ng 17 times sa Earth. Kaya malakas ang gravitational force nito at ang Earth ang maging natural satellite nito. Iikot naman ang Earth sa Neptune. Medyo malayo ng kaunti sa sarili nitong Moon na Triton. Ngunit maaari din bumangga ang Earth sa Moon nito. Pero sabihin natin na swerte ang Earth at di bumangga dito. Pero ang Neptune ay may malaking epekto sa ating mundo. Magkakaroon ng malalakas na high tides. Hindi hihilain ng Neptune ang Earth, ngunit papainitin ito ang temperature ng ating mundo. Kaya magkakaroon ng mga earthquakes at volcanic eruptions. Number 7, Sun. Paano naman kung ang Sun ang ipapalit natin sa ating Moon? Ang layo ng Earth sa Moon ay 240,000 miles lamang. Samantalang ang layo ng Mercury sa Sun ay 28 to 43 million miles dahil hindi perfect circle ang orbit nito sa Sun. Bagamat milyon-milyong milya ang layo ng Mercury sa Sun, umaabot sa negative 280 Fahrenheit ang temperature ng Mercury sa gabi at 800 Fahrenheit naman sa umaga. Ibig sabihin kung ang Sun ay may layo sa Earth gaya ng sa Moon, susunugin nito ang lahat ng meron ang Earth. Wala pa sigurong isang minuto ay natusta na tayo sa init ng apoy ng Sun. Dahil di hamak na mas mahaba ang mga solar flares ng Sun
kesa sa diameter na meron ang Earth. Isa lamang nito ay sapat na para masunog ang atmosphere ng Earth at mawala ang lahat ng meron nito. Malamang ay hindi mo gugustuhing mangyari ito. Kaya mas mabuti nang hindi mapalitan ang ating moon upang hindi mangyari ang mga consequences na ito. Nagustuhan mo ba ang video na to? I-click ang subscribe button at notification bell para maging updated ka lagi sa aming mga video. At syempre, huwag kalimutan mag-like, comment, at share ang video na to.